Pasok dyan! Umalis na ang Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman. Magandang gabi. Ako si Ato Marauli. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Ang pinaburan po ay DCQ na meron po namang mga localized lockdown. Lahat po ng mga iba pang mga lugar sa Pilipinas ay mapapasailalim sa Modified General Community Quarantine. The Lacera family demands a DNA test of all specimens of alleged organs. Mahigit 500,000 kaso na ng COVID sa Pilipinas. Isa ako doon, patient 2828. Paglipas ng isang taon mula ng unang kaso ng COVID sa bansa, ano-ano nang natutunan natin? Pagtapon ng truck, bumatok po ang gulong, tapos ilararo po ang mga sasakyan. Hindi ko po akalaan na ganyan ang mangyayari. Ang hawak ko. Akala mo wala akong hollow blocks? Pero mga hollow blocks ba daw? Akala mo daw ako ready, no? Mike Caldero, Papo Ma'am! Kung pasaway ka, pasaway din ako. Mga kapuso, kalunos-lunos na balita, halos wala nang natira sa ulo ng isang truck na nadisgrasya sa National Highway sa Nasugbu, Batangas. Parang ang nilamukos ng nalata yung kotse at SUV na inararo nito. Patay po ang driver at ang pahinante ng truck, pati na ang driver ng isa pang sasakyan na nabangga nila. Maging ang isang residenteng nagwawalis lang sa tapat ng kanyang bahay, hindi nakaligtas. Ang kabuuang detalye ng trahedyang yan, ihahatid namin mamaya. Balik sa mas mahigpit na General Community Quarantine o GCQ, ang Cordillera Administrative Region matapos maitala roon ang 13 kaso ng UK variant ng COVID-19 virus. Iiral yan simula February 1 hanggang 28. Mananatili naman sa GCQ ang Metro Manila, Davao City at iba pang lugar sa bansa. May report si Joseph Moro. Mula sa pinakamaluwag na Modified General Community Quarantine, muling isinailalim sa mas mahigpit na GCQ, ang Cordillera Administrative Region o CAR. Iiral yan mula February 1 hanggang February 28. GCQ rin ang Baguio City at mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Sa La Trinidad, Benguet, naitala ang isang kaso ng UK variant ng COVID-19 virus. 12 kaso naman ng Sabontok, Mountain Province. 11 sa kanila sa iisang barangay na katira. Kaya tingin ng ilang miyembro ng IATF dapat ilagay sa mas mahigpit na community quarantine ang Bontok. Pero pwede rin naman daw ang localized lockdown, ibig sabihin ang ilalockdown lamang ay yung mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19. May ibang nagmungkahi po pero pinag-usapan po mabuti at ang pinaburan po ay GCQ na meron po namang mga localized lockdown. No? So hindi po ibig sabihin na GCQ lang sila pero kabahagi po nito yung mga localized lockdown. Sa huling araw ng libreng mass testing sa Bontok kahapon, mahigit 1,000 ang nagpa-swab test kaya humaba ang pila. 3 isinagawa ang libreng mass testing sa 5 naka-lockdown na barangay doon. Mahigit 2,200 ang nagpa-swab test. Isinara naman ang Baguio City Office of Barangay Affairs matapos magpositibo sa COVID-19 ang 2 staff nito. Naka-isolate na ang mga nagpositibo at nagsasagawa na ng contact tracing. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman nagsumite ng resignation letter para mag-BTU bilang contact tracing czar. Yan ay kasunod ng kanyang pagdalo sa birthday party ng eventologist sa City Miap sa The Manor at Camp John Hay Hotel noong January 17. Sabi niya sa kanyang sulat kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., dapat sinita niya ang
mga paglabag sa health protocols sa party lalo pat senior officer siya sa COVID-19 task force. Pero ayon kay Galvez, hindi nila tinanggap ang resignation ni Magalong dahil hindi masusukat ng insidente ang karakter at pagiging public servant ni Magalong. Malaki raw ang kontribusyon ni Magalong sa contact tracing at pagpapababa ng local transmission sa bansa. Ang The Manor naman, nagbayad na ng multang 9,000 pesos para sa mga paglabag nito dahil sa party. Ayon sa Baguio City Public Information Office, nagbayad din ng multang tigo 1,500 pesos. Ang 33 dumalo sa party, kabilang na ang misis ni Magalong na si Arlene, si Yapat ang aktresa si Casey Concepcion. Iniimbestigahan ng Department of Tourism ang party at pinagpapaliwanag din ang The Manor. Bukod sa karma, nanatili naman sa GCQ ang Batangas, Tacloban City, Davao del Norte, Lanao del Sur at Iligan City, gayon din ang Davao City at Metro Manila. Lahat po ng mga iba pang mga lugar sa Pilipinas ay mapapasailalim sa Modified General Community Quarantine. Sabi pa ni Presidential Spokesperson Harry Roque, posibleng pag-usapan sa February 15 kung kaya ng ibaba sa MGCQ ang Metro Manila depende sa COVID cases. One month po yung ating classification, no? Pero titignan po natin kung pwedeng magbago sa middle of February. Habang tumatagal kasi na nasa GCQ ang Metro Manila, malaking pera raw ang nawawala. Sa computation po nila SecCard sa NEDA, nasa bawat araw po na naka-GCQ ay parang meron pang 700 million pesos na income ang nawawala or wages na nawawala. Joseph Morong, GMA News. Kung kinakailangan, ipapahukay daw ng pamilya ni Christine De Sera ang kanyang katawan para ipa-DNA test at makumpirma ito sa internal organs na sinuri ng PNP Crime Lab. Naniniwala pa rin kasi ang kanyang pamilya na nagkaroon ng foul play, bagamat sinabi na sa PNP Medical Legal Report na natural cause ang ikinamatay ng flight attendant. May report si Emil Sumangit. Ang medical legal report ng PNP na nagsabing natural ang sanhi ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine De Sera, hindi pa rin matanggap ng kanyang pamilya. Ang una raw sa lahat, paano nila masisigurong mga internal organs nga ni Christine ang sinuri ng PNP Crime Lab? Kaya ngayon, gusto nilang ipa-DNA test ang mga ito. The De Sera family demands a DNA test of all specimens of alleged organs of the late Christine. As well as, if we need to exhume the body, let's exhume the body so we can compare the DNA on her arms, on her legs, with the DNA of the alleged organs. Imposible raw na makakuha ang pulisya ng tissue sample mula sa internal organs ng dalaga dahil January 8 pa lang ay nailipad na sa General Santos ang labi ni Christine habang January 11 ang petsa ng medical legal report. Yan ay kahit na una nang sinabi ng PNP Crime Lab na noong January 4 pa nila hawak ang internal organs ni Christine. Ang kanyang medical legal report impersonates an autopsy when in truth and in fact he never conducted an autopsy on the body. The De Sera family never gave any consent for specimens to be taken. Never knew that there were specimens taken, so we do not know if these specimens are really part of the body organs of the late Christine. Ayon sa ina ni Christine na si Sharon, walang undiagnosed hypertension ang kanyang anak, tulad ng nakasaad sa medical legal report. Ipinakita niya ang dokumentong ito mula sa dating employer ng dalaga, ang Philippine Airlines, na nagsabing walang sakit ang anak. Kung may manaramdaman man yan si Christine, usually tumatawag yan sa akin. So far, so good. Christine is healthy. PAL medical examination states, heart normal, no hypertension. So, walang ebidensya na may enlarged heart. Naniniwala rin ang pamilya na ginakasa si Christine batay sa findings ng naunang pagsusuring isinagawa ng PNP Crime Lab ng Southern Police District. Mayroon bang ebidensya sufficient to hold the suspects probably guilty of the crime committed? This is it. Contusion, right hand. Contusion, proximal third right thigh. Linear abrasion, yung parang sugat na mahaba. Multiple contusion, contusion right ankle, contusion left ankle,
contusion right foot. Eh, hindi ba ito ebidensya nga parang there is some resistance? Inaantabayan na rin ng pamilya da Sera ang resulta ng investigasyon ng NBI sa paniniwalang papabor sa kanila ang magiging resulta nito. Naniniwala ang da Sera family nga there is more than sufficient probable cause to hold these respondents. Sumagot din ang ina ni Christine sa mga kaibigan ng anak na nanawagan kahapon sa mga da Sera na tanggapin na ang katotohanan. Paano yung sabihin makapag-move on ako? Ang sakit-sakit hanggang ngayon, namatay na anak ko eh. I'm just knocking at their heart. Kung may konsensya pa kayo, magsabi kayo ng totoo. I need justice for Christine. Wala pang tugon ng PNP. Emil Sumangil, GMA News. Nagbagong isip ang ilang OFW sa hiling nilang ma-repatriate o makauwi ng Pilipinas matapos silang mabigyan ng bakuna kontra COVID-19 sa kanilang pinagtatrabahuang bansa. May live report si JP Soriano. JP, ilang OFWs na ba yung napauwi ng Pilipinas mula nung magsimula yung pandemya? At ilang OFWs ang nagdesisyong manatili na lang sa kanilang host country? Well, Maki, doon muna tayo sa mga napauwi na. No? Simula February 2020 hanggang nitong January 24, mahigit 350,000 na OFWs na o overseas Filipinos ang na-repatriate na dito sa Pilipinas. Malaking porsyento dyan ay yung mga land-based OFWs na so mahigit 250,000 sa kanila. The rest are mga seafarers. Yun namang mga nagdesisyong hindi uuwi o nagbago yung isip na magpa-repatriate ay nasa 50 to 60,000 ayon yan kay Labor Secretary Silvestre Bello. At Maki, dagdag pa ni Secretary Bello, marami daw sa mga OFWs yung nagbago ang isip ng, o hindi na magpupunta o hindi na muna uuwi sa Pilipinas nang malaman na kabilang sila sa mga bibigyan ng COVID-19 vaccines ng kanilang host country. Yung ilan nga Maki ay nabakunahan na daw. Sa Middle East halimbawa kung saan ibinibigay ng libre ang COVID vaccine sa mga documented OFWs. Nakausap nga natin Maki yung isang domestic worker sa Lebanon. Sabi niya magpapalista siya dapat sa repatriation pero nagbago yung isip niya nang sinabi ng kanyang employer na sabay sila magpapabakuna sa February. Wala rin naman daw siyang uuwi ang o inaasahang trabaho sa Pilipinas. Ayon din sa DOLE, makikaramihan sa mga OFW na nabakunahan ay may mga medical frontliner o mga medical frontliner gaya ng mga nurse dahil kasama sila sa priority ng kanilang host country na mabakunahan. Pakinggan natin si Secretary Bello. Inong nagkaroon ng pandemya, marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho, humiling sila na malipatrate. So, of the about 500,000 na humiling ng repatriation, may umatras na mga 60,000. And they gave us the reason na umatras na sila, hindi na sila nagpaparepatriate dahil nabakunahan sila. At makiatom sa buong mundo na mahigit 50 bansa na at territory yung umaarangkada na yung kanilang COVID vaccinations habang sa Pilipinas nga ay sa February pa tayo inaasahang mag-roll out ng mga bakuna sa ilalim ng COVAX. Maki? JP, dalawang bagay. No? Unang-una, ano-anong mga bansa ang nagbibigay ng libreng COVID vaccines para sa kanilang foreign workers gaya ng mga Pinoy? At pangalawa, mayroon pa bang mga OFW na apektado ang kabuhayan dahil sa pandemic na irerepatriate naman ng ating gobyerno? Well, Atom, basically, yung buong mga bansa sa Middle East, kung ikaw ay isang legal na OFW, when we say legal, ikaw ay may OEC, Overseas Employment Contract, ikaw ay OWA member, kayo po ay automatic na mapapasama doon sa mga bibigyan ng bakuna. Problema nga talaga ngayon, yung mga undocumented, kasi talagang hindi sila isasama, at bukod doon, problema rin yung kanilang kaligtasan, lalo pat tuloy-tuloy yung pandemya. Sobrang hirap pa rin talaga, Atom, gaya ng iyong natanong, marami pa rin talagang OFWs yung hirap na hirap. In fact, at sabi ng OMWA, marami pa rin talaga ang nagpapalista kasi kahit naman may bakuna, marami sa kanila ay may reservations din at gusto na rin makasama ang pamilya. Lalo na sa Lebanon, na kung saan natin nakausap isang OFW, double whammy pa sila doon. No? Bukod doon sa COVID-19, meron ding explosion na naganap. So, napakahirap pa rin ang sitwasyon. Pero ang sinasabi nga ng DOLE, may mga nagpa-cancel ng kanilang repatriation. So tingnan natin kung ano ang magiging development dyan, kung sila ba ay tutuloy at hindi pa rin uuwi. Atom? Okay, abangan natin yan. Maraming salamat, JP Soriano.
Nagbabala ang Food and Drug Administration na wala pa silang inaaprubahang self-administered COVID test kit o yung test kit na pwedeng gamitin kahit walang supervision ng healthcare professionals. Nabalitaan kasi ni FDA Executive Director Dr. Eric Domingo na may nagbebenta raw nito online. Paalala ng FDA sa healthcare professionals at publiko na huwag bumili at gumamit nito. Bawal ding mag-distribute, advertise at magbenta ng naturang produkto. Giit ng FDA, tanging trained health professionals lang dapat ang gumagawa at nag-i-interpret ng COVID test. Bubusisiin daw ng Philippine National Police o PNP ang training ng kanilang mga opisyal. Yan ay matapos maungkat sa pagdinig ng Senado ang mga serye ng patayan kung saan sangkot mismo ang mga pulis at sundalo. May report si Von Aquino. Police at military personnel, makikinabang. Kinuwestiyon ni Senator Risa Hontiveros ang standard operating procedures ng PNP at AFP sa kanilang mga operasyon. Kaugnay ito sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon na nag-iimbestiga sa spate o serya ng unlawful killing sa bansa mula noong 2020. Binanggit ng senadora ang mga kaso ng pagkamatay ng senior citizens na sina Agaton Topacio at Eugenia Magpantay sa kamay ng Angono Rizal Police sa kanilang bahay. Binanggit din niya ang insidente ng pagkamatay ng mamamahayag na si Ronnie Villamor sa military checkpoint sa Milagros, Masbate. Ang claim ay yung matanda at sakitin na couple ay either namaril daw sa mga pulis o kaya sumubok na tumakas sa pre-dawn raid na yan. Dapat last resort ang ganito kabiolente ng tugon. Kaya pinag-usapan natin yung standard operating procedures. Step 1 ba sa SOPs natin? Basta open fire? Walang tanong na itatanong? Suwestyo ng senadora, mag-formulate ang PNP at AFP ng intensive de-escalation training sa kanilang mga personnel para maiwasan ang mga bayolenteng insidente habang nakikipag-interact sa mga sibilyan. Sagot naman ng PNP, nakasaad naman daw sa police operational procedures nila ang use of force continuum. Ito pong POP serves as the Bible of our police officers once they are deployed sa field. Meron po silang kaparaanan kung paano po tinide-escalate ang situation. Even doon sa use of force, kung kailangan hindi na sila gumamit pa ng firearms, meron din po yung tinatawag na unarmed self-defense techniques. Depende po yan sa situation. Sa kaso naman daw ni Agaton Topacio at Eugenia Magpantay. Hardcore members po sila previously ng CBPNPA. There is the likelihood na meron pa rin silang mga reflex, no, pagdating po sa ganitong klaseng operation. Sa mga police, kung sakaling wala namang danger on their part, hindi naman po sila mag-employ ng unnecessary force. Pero sabi ni Hontiveros, disproportional kapag nga ang magkatapat sa isang engagement o isang interaction, ayun na nga, isang buong raiding team ng mga kapulisan na armado kumpara sa dalawang matatandang may sakit. I'm afraid na nilabag nila ang sarili nilang continuum of force. Gayunpaman, i-review daw ng PNP ang kanilang existing curricula pagdating sa mga training ng kanilang mga officers. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng AFP kaugnay dito. Von Aquino, GMA News. May panukalang mga bagong protocol ang NIA para sa operasyon ng Magat Dam para maiwasan ang malawakang pagbaha sa Cagayan Valley tulad ng nangyari noong bagyong Ulysses. May report si Marisol Abdurrahman. Noong nakaraang taon, nalubog sa baha ang Cagayan at Isabela dahil sa mga pag-ulan na pinalalapa ng pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Paano kaya maiiwasang maulit ang bangungot na yan? Sa Joint Hearing Committee on Agriculture and Food at ang Special Committee on Northern Luzon Growth Quadrangle, isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang pagpapatupad ng bagong protocol sa operasyon ng nasabing dam. Sa ilalim ng panukalang protocols, magre-release ng tubig mula Magat Dam 3 hanggang 4 na araw bago mag-landfall ang bagyo at kung nasa 190 meters above sea level na ang level ng tubig. Dati kasi, 2 hanggang 3 araw lang.
Kaya dapat makipag-ugnayan daw ang mga ehensya sa PAGASA para malaman kung saan at kailan magla-landfall ang bagyo. Gayun din ang dami at lakas na dala nitong ulan at kung maaapektuhan pa nito ang level ng tubig. Mula roon, ma-activate sa loob ng 24 oras ang mga warning station bago ang planong pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. 18 oras na mas maaga yan kumpara sa dating protocol. Magkakaroon din ng sabayang anunsyo sa pamamagitan ng text blast. Dapat, sagutin ng apektadong LGU na natanggap nila ang anunsyo 3 oras matapos ang public announcement. Pero ang mga bagong protocol na yan hindi pa aprobado. Ayon sa HEPE ng Flood Forecasting and Dam Instrumentation Division ng Magat River Integrated Irrigation System, UMARIS. Hindi pa final or hindi pa siya finalized. Kailangan pa pong pag-usapan ng mga ng mga stakeholders kasi hindi lang po kami ang kasama regarding doon sa pagbabago o pagdagdag or protocol. Samantala, iminungkahi naman ni House Agriculture and Food Committee Chairman and Quezon Representative Mark Enverga ang rehabilitation plan sa Cagayan River. Nitong Nobyembre, malaking pinsala ang natamo ng Cagayan at Isabela dahil sa bagyong Ulysses. Dulot ito ng malawakang pagbaha kung saan milyong-milyong residente ang apektado at tagpas 100 ang mga nasawi at sugatan. Marisol Abdurrahman, GMA News. Nangungulelat ang Pilipinas sa ranking ng mga bansa pagdating sa COVID-19 response batay sa isang pag-aaral. Isang taon na ang nakalilipas mula nang maitala sa Pilipinas ang unang kaso ng COVID-19. Ang mga ginawang hakbang ng gobyerno para harapin ang pandemya, balikan natin sa aking report. Today, January 30, 2020, nang kumpirmahin ng Department of Health ang unang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Isa yung turista mula Wuhan, China na bago ma-confine sa San Lazaro Hospital, nakapasyal na sa iba't ibang lugar sa bansa. Naka-recover siya pero nasawi ang kanyang boyfriend na COVID positive rin, ang unang COVID death sa labas ng China. Pagsapit ng Marso, naitala na ang dalawang unang Pilipinong nagkaroon ng COVID. Ang isa may travel history sa Japan, pero ang isa walang record na bumiyahe sa labas ng bansa. Ang 62-year-old na pasyente, regular sa Muslim Prayer Hall sa Green Hills, San Juan. At nang mahawa niya ang kanyang asawa, idiniklara na ang unang kaso ng local transmission sa Pilipinas. Marso rin ang ideklara ng World Health Organization na isang pandemic na ang COVID-19. Mahigit 3 buwan yan matapos unang may ulat ang mga kaso sa Wuhan, China. At mula noon, unti-unti nang tumaas ang kaso ng COVID sa bansa. Hanggang sa isang taon makalipas, pumalo na yan sa mahigit 521,000 na kaso. Sa tala ng Johns Hopkins University, pang-32 ang Pilipinas sa may pinakamaraming COVID-19 cases sa buong mundo. Mas marami pa nga tayong kaso kaysa sa itinuturong pinagmulan ng pandemic na China na wala pang 100,000 ang iniulat na kaso. Ngayon, base sa datos ng Department of Health na sinuri ng GMA News Research, 27 na lang sa 1,488 municipalities sa buong bansa ang nananatiling COVID-free. Sabi ng Health Alliance for Democracy, kung naging maagap lang ang gobyerno sa mass testing, contact tracing at quarantine, naagapan sana ang pagkalat ng COVID. Mula raw kasi umpisa, walang komprehensibong plano ang national government sa pagharap nito sa COVID pandemic. Nung umpisa kasi parang ilan-ilan lang. Dinedeny ng gobyerno na kailangan ng mass testing. So pag wala kang mass testing, wala kang isa-set up na contact tracing. Naranasan ni Anne Salayo ng anya'y kawalan ng kahandaan ng mga ospital nang nagsisimula pa lamang ang pandemya. Nang makapanayam namin si Anne noong nakaraang taon, ikinwento niyang pinauwi ng ospital ang kanyang asawa kahit nilalagnat at hirap nang huminga. Hindi tinest ang asawa at sinabing person under investigation o PUI. Matapos ang 2 araw, namatay ang kanyang mister. Hindi na natest sa COVID ang kanyang asawa, pero nagpositibo sa COVID si Anne at kanyang anak. Pero nung talaga, hindi talaga tayong handa. Hindi nga natin alam kung, actually, hindi naman alam talaga na sa ospital ka kung anong gagawin mo. Ano ba talaga iti-take? Pinag-aralan ng Lowy Institute kung paano hinarap ng 100 bansa ang COVID pandemic. Halos makulelat ang Pilipinas sa 79th na ranking. Hindi ito matanggap ng Malacanang at Department of Health.
Sa cases per 1 million, ito po yung objective way of looking at it, no? 133 ang ating ranking at ang ating case fatality rate, which is, I think, the most important. Number 73 lamang tayo sa buong daigdig. Mahirap pong ikumpara ang mga bansa sa ngayon because of the different health systems of each country. Sa tagal ng lockdown, 4.5 million ang naidagdag sa bilang ng mga mahihirap, dagdag na halos 5 million naman ang nawala ng trabaho. Namamasada na uli si Mang Resti, pero dahil sa sobrang tumal ng kita, may mga araw na kailangan pa rin mamalimos sa gilid ng kalsada. Wala po eh. Wala kami makunan na trabaho ng iba eh. Kaya dito lang po kami kuhan sa kuhan. Kahit pa paano, mayroon ding makain yung pamilya. Inaasahan ng NEDA ang bahagyang pagbuti ng ekonomiya kung luluwag na ang quarantine restrictions. Pero sabi ng Ibon Foundation, kahit naman magbukas ang mga pamilihan, wala namang pambili ang mga tao. Ang kailangan daw ngayon ay dagdag na ayuda. Sa ilalim ng bayanihan 2, mahigit 250,000 pa lang na individual ang nabigyan ng emergency cash subsidy ng DSWD. Bigyan ng panggastos yung mga mahirap na pamilyang Pilipino. Paggastos nila yan sa kanila mga komunidad, matutulak yung mga community businesses, micro small Indonesian enterprises. At sa amin, yung 300 billion piso na kagastos yan sa ayuda, di hamak, mas malaki yung multiplier effect. Giit pa ng Ibon, hindi pwedeng umasa lang sa lockdown at bakuna dahil habang hindi na co-contain ang virus, lalong bumabagsak ang ekonomiya na nasa pinakamababang level mula nang matapos ang World War II. Bigo ang Pilipinas na maiangat ang imahe nito sa mundo pagdating sa laban kontra korupsyon. Base yan sa taunang Corruption Perceptions Index ng grupong Transparency International. Hindi nagbago ang index score ng Pilipinas na 34 out of 100 noong 2019 at 2020. 45 ang kasalukuyang international average, ibig sabihin po, mas mababa tayo sa average. Stagnant daw ang score ng Pilipinas mula pa noong 2012. Puno rin sa index, may bahid ng pang-aabuso at paglabag sa media freedom at karapatang pantao ang pagtugon ng pamahalaan sa pandemya. Ang masaklap pa, bumaba ang global ranking ng bansa sa talaan ng 180 countries. Mula sa 113th noong 2019, naging 115th na lang tayo noong nakaraang taon. Datos mula sa 12 institutions ang pinagbasihan ng Transparency International sa 2020 index. Sinusubukan pa ng GMA News sa makuha ang pahayag ng Malacanang tungkol dito. Isang taon matapos maitala ang unang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, nabaliktad ang ating mundo para pilit labanan ang hindi nakikitang kaaway. Ano-ano nga ba ang natutunan natin sa nagdaang taon? May ulat ang kapuso nating COVID survivor na si Howie Severino. Mahigit 500,000 kaso na ng COVID sa Pilipinas. Ngunit noong Marso ng nakaraang taon, wala pang 3,000. Isa ako doon, patient 2828. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung paano ako nahawa. Bago pa lang ang lockdown noon at marami pang hindi nagmamask. Ang pinaka-problema lang dito, lagi akong nag-iisa. Okay. Siyempre, isolation. No? Alam kong nakabubuti yun para sa pamilya ko, saka sa ibang tao. Pero, siyempre, napakahirap pa rin. 11 ako sa isolation sa ospital. At pinuinom ako ng kontrobersyal na chloroquine dahil wala pang ibang gamot. Noon, mas marami pang nababalita ang namamatay sa COVID kaysa sa gumagaling. Sa awa ng Diyos, gumaling ako. Pero isang buwan ang lumipas bago ako idineklarang recovered patient. Paglipas ng isang taon mula ng unang kaso ng COVID sa bansa, ano-ano nang natutunan natin? Una, hindi lang contact sa tao ang maaring makahawa sa atin, kundi ang virus nakalutang sa hangin, aerosols kung tawagin. Pangalawa, malayong mas ligtas ang labas kaysa sa loob ng mga gusali. Pangatlo, kahit ang mga nagka-COVID na, maaring mahawa ulit. Pero bihira itong mangyari. Pangapat, kahit may bakuna na, maaring umabot ng mahigit 2 taon bago magkaroon ng herd immunity sa bansa. Panglima, ang pagsusuot ng mask ang pinakamabisang depensa pa rin
laban sa COVID. At pang-anim, maaring bumalik sa dating lakas ang mga nagkaroon ng malubhang kaso ng COVID. Howie Saverino, GMA News. Susunod, batang ilang araw nang nawawala, natagpo ang patay sa putikan sa Bukidnon. At Hollywood actress na si Demi Moore nag-runway debut sa edad na 58 sa pagbabalik po ng State of the Nation. Kabataan ako, ano eh, may mga kapitbahay ako talaga, may mga laruan sila eh. Pag nakikita ko, naiingit ako. Ayun, talagang wala eh, walang pambili, puro tingin lang. Kasi batang kalye po ako eh, layas po ako. Simulit yung bahay namin, malaki pa yung pulungan ng baboy. Yun, nakikita ko yung sarili ko, kasi galing ako dyan eh, sa kalye eh. So pag binigyan mo na isang bagay yan, masayang masaya na. Nakikita ko yung sarili ko. Sige ba laruan? Sige, sandali ha! Pagdating ng gabi, yan, tsaka dito po nakalagay yung mga toys ko. Dito sa ibabaw, kaya dito. Yung pinaninigay ko. Yan, dito na ako matutulog yan. Ito yung pinakaunan ko. Yan. Lalagyan ko lang po rito yan. Yan. Nagatagan ko pa ng ano, medyo kaya andito yung mat. Lalagay ko po rito. At saka bababa ko po ito. Para hindi makakita yung pa ako. So, yan lang po kasimple. Yan po. Anong po yung pa ako? Ako. Lalagay lang po ako ng katul sa ilalim. Laruan, meron akong laruan. Wala naman akong pera. Wala akong pera na ipang wedding boom na grocery. Pagkain, wala. Can't afford ako. Yung toys po, talagang napakarami kong toys eh. Yun lang kaya ko. Ito, suot nyo muna to. Oh, suot. Suot mo yan, suot mo. Please. Patay ang isang 10-taong gulang na bata sa Davao City matapos umanong tagain ng kapitbahay. Natagpuan namang patay at nakabaon sa putikan ng isa pang bata sa Valencia City, Bukidnon. Narito ang report. Sa Davao City, pinatay sa taga ang 10-taong gulang na si Jaylor Donia. Ayon sa ama niyang si Arnold, napagtripan daw na tagain ng kapitbahay nilang si Francisco Yap ang nag-iisa pa naman niyang anak. Suroy sila haba niya. Pumunta siya sa amin, nakasalubong niya at bigla niyang tinaga ang anak ko. Nagdala na siya ng itak, lasing. Nang puntahan ng mga otoridad ang bahay ni Yap, imbis daw na sumuko, sinubukan pa nitong tagain ng mga polis. Maayon na lang gani, nagsuot ka ni yung vest. Buti na lang at may suot itong vest, kaya napilitan ng ating kasamahan na barilin siya at doon na siya dinala sa ospital. Namatay kalaunan si Yap. Hiling ngayon ang pamilya ng biktima, sana'y matulungan sila sa pagpapalibing. Sa Valencia City, Bukidnon, natagpuan na ang batang babaeng na paulit na nawawala noong January 24. Pero
wala na siyang buhay. Ang 6 na taong gulang na bata, nakabaon sa putikan. Sa imbestigasyon ng mga pulis, isang lalaki ang napadaan sa lugar. Napansin daw niya ang masangsang na amoy. At nang hanapin ang pinagmumula nito, doon niya nakita ang nakausling paa ng bata. Kinilala ng mga kaanak sa punerarya ang biktima. Patuloy daw ang imbestigasyon ng mga otoridad. Apat ang nasawi ng araruhin ng isang truck ang 3 sasakyan sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa mga imbestigador, posibleng nawala ng preno ang truck. May report si Salima Refran. Durog ang kumalas na truck head na ito ng isang 18-wheeled flatbed truck matapos mawala ng kontrol sa sitio Bayabasan, Barangay Aga, Nasugbu, Batangas. Ang karga nitong mga steel beam tumusok at dumagan sa 4 na bahay. 4 ang nasawi sa insidente. Sa kuwang ito, makikitang tulong-tulong ang rescuers na maisalba ang nakaipit na driver ng isang SUV. Ayon sa Nasugbu Police, mag-aalas 7 ng umaga, pababa ng Nasugbu Tagaytay Highway ang truck na may kargang mga steel beam. Sa hindi pa malamang dahilan, nahagip ng truck ang isang itim na kotse. Maswerteng galos lang ang tinamo ng 6 na sakay nito. Pero kahit naka-aksidente, hindi huminto ang truck at bumiyahe pa ng kalahating kilometro. Pagdapo ng truck, pumutok po ang gulong, tapos ilararo po ang mga sasakyan at diri-diritso na po siya doon sa kurba. Mabilis po ang takbo. Dito na inararo ng truck ang isang dark gray na sedan. Nahagip naman ang kotse ang isang ginang na nagwawalis lang sa tabing kalsada. Sunod na tinamaan ang isang SUV. Nagpatuloy pa sa pag-andar ang truck hanggang sa marating ang isang kurbada, saka ito sumampa sa isang burol bago bumagsak sa kalsada. Tumilapon ang kargang mga metal beam ng truck sa mga kabahayan. Dead on the spot sina Edgar Adesas at John Ray Basilan, ang driver at pahinante ng truck. Gayon din ang sakay ng sedan na police crammy na si Lieutenant Colonel Charlie Abbott at nagwawalis lang na ginang na si Rachel Gonzalez. 2 linggo pa lang siyang kasal at kadiriwang lang ng kanyang 23rd birthday nitong Martes. Sugatan naman ang kanyang asawa. Kami po sana ay magkukampo ng buko, mangunguha. Hindi ko po akalain na ganyan ang mangyayari. Sawa ko. Ang kapatid ni Lieutenant Colonel Abbott, napaupo na lang sa kalsada nang makita ang tindi ng sinapit ng kotse ng kanyang kuya. Sobra, grabe. Hindi mo sasakyan na makikita mo bubuhayin pa ba yan, sir, di ba? Hindi na. Sugatan naman ang mga nakatira sa mga nawasak na bahay. Nagpapasalamat at medyo hindi pa siguro araw namin para kuhanin ng Panginoon. Baka may plano pa siya. Iniimbestigahan ng pulisya ang posibilidad na mechanical failure ang naging problema ng truck. Maaring nawala ng preno yung truck kasi umaga siya nangyari and galing siya sa Maynila. Malapit pa ang kanyang binyahe. Kaya hindi ko masyadong tinitingnan na siya'y nakatulog. Dahil parehong nasawi ang driver at pahinante, ang trucking company na Forbeda Trucking ang haharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries, at damage to property. Dapat sinisigurado din ng mga company, owner, managers, yung kaligtasan ng kanilang sasakyan. Roadworthy dapat lahat. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng trucking company. Salima Refran, GMA News. Kahit 58 years old na ang Hollywood actress na si Demi Moore, na-achieve pa rin niyang makipagsabayan sa runway sa mga mas batang supermodels. Dream come true daw para kay Demi ang kanyang runway debut sa Paris Fashion Haute Couture Week. Naging usap-usapan din ng netizens ang pagbabago sa kanyang itsura. Nakasama ni Demi Moore sa star-studded event ang mag-inang Kate at Lila Moss, pati sina Naomi Campbell, Cara Delevingne at Bella Hadid. Magsisimula ng maghatid ng balita simula sa Lunes, February 1, ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang flagship newscast sa Bicol Region ng GMA Regional TV.
Magsisimulang mga anchor ng newscast sina Rain Palino, Jesse Cruz at Catherine Henry. Makakasama rin nila ang Naga-based regional correspondent na si Charmaine Reguiles at iba pang stringers sa buong Bicol. Ayon kay Oliver Victor Amoroso, First Vice President, GMA Regional TV and Synergy, naging mabusisi ang halos 2 taong paghahanda para mabuo ang programa. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang pang-anim na flagship newscast ng GMA Regional TV. Mapapanood yan tuwing alas 5 ng hapon sa GMA TV 7 Naga, GMA TV 12 Legazpi, GMA TV 2 Sorsogon, GMA TV 8 Daet, GMA TV 13 Catanduanes, at GMA TV 7 Masbate. Susunod, ang online seller na kumasa sa kakaibang requests ng kanyang viewers. Sa pagbabalik po ng State of the Nation. Noong? Noong talo? Noong talo? Tam-tam, pinupot niya tayo. Tam-tam, pinupot. Uso ngayon to yung online selling o live selling sa social media. Pero minsan, Maki, may mga nanonood lang para manggulo yung mga medyo nakakainis. Naman. Sila yung nasampulan nga ng isang seller sa Marikina. Yung mga naghahanap ng kung ano-ano, sila tuloy ang napasubo. Oy, Ma'am Joanna, kala ko wala tayo, mo eh. Alo Blocks? O, wala mo. Alo Blocks? O, ano na lang to, madam? Ready tayo dyan, madam. Eto, kwento nga ni Christian, sa halos 1 taon niya sa online selling, lagi siyang hinahanapan ng mga hollow block, semento, pako at kung ano-ano pa. Kaya naisipan niya na gawin na nga ito kahit nga yung vintage jackets at streetwear naman talaga ang kanyang mga ibinibenta.
Ay, imbes na ma-bad vibe sa mga nang tri-trip, sinakyan na lang niya ang mga ito. Okay naman eh, no? Tom. Pero kahit nadaan niya sa pakwela ang ganti niya sa mga pasaway, ang totoo raw, sobrang hirap kumita at maging online seller lalo ngayong pandemic. Kaya ang pakiusap niya sa mga buyer, irespeto ang mga nagbebenta online na kumikita naman sa marangal na paraan. Tama naman. Tama. Konting respeto. Correct. At yan po ang mga balitang dapat inyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan para sa Pilipino. Ako po si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.